si Senator Amy Marcos po ang tinuturo ni Claire Eden Contreras na source daw po ng pulboronic video. Ito po ay ayon dito sa content nito pong kapwa natin nagmamahal at sumusuporta sa ating Pangulong Bongbong Marcos na si JDB's Comments Pro Pilipino. Sa kanyang vlog po na ito, ipinadinig po niya o ipinakita niya ang mga katagang binitawan nitong si Maharlika or Claire Eden Contreras na ang pinanggalingan daw po ng information about pulboron video, walang iba kung hindi si Senator Amy Marcos. Kaya naman, hinihiling po natin sa ating super ate ng bayan na magpahayag po tungkol po sa issue na ito sapagkat hindi na po ito usapin lamang sa politika kung saan madalas ang polisiya ng kanyang kapatid ay kanyang kinakalaban. Perhaps it's high time now para dito kay Senator Amy Marcos na talagang patunayan niya na blood is thicker than water. Hindi po ordinaryo itong paratang na ito. Inidentified po kayo, Senator Amy Marcos, nitong si Claire Eden Contreras bilang pinanggalingan ng kanilang mga kasinungalingan. Ano ang masasabi niyo po rito, Senator Amy Marcos? Kasi ayon po dito sa vlog nitong si JDB, eh hanggang ngayon, hindi pa daw po kayo nagsasalita tungkol po dito. Pakinggan po natin at panoorin ang vlog na ito nitong si JDB mula po sa kanyang channel. Don't forget to subscribe also ah, kung hindi pa po kayo nakasubscribe. But perhaps, mas nakasubscribe kayo sa kanya kasi ang laki po ng kanyang channel. 160,000 subscribers po ito compared dito sa 39,000 subscribers lamang po ng ating YouTube channel. Pakinggan po natin ito pong mga pahayag ni JDB at yung mga magiging pahayag o naging pahayag nitong si Maharlika tungkol kay Senator Amy Marcos. Magandang araw uli sa inyo mga kababayan. JDB uli ang inyong abang lingkod. Well, pag-usapan natin ngayon itong na-reveal na source ng pulboron video. At wala pong iba kung hindi ang lola nyo. Hindi ho. Si Amy Marcos po ang source ni Maharlika sa... Saklap, ano? Totoo kaya ito, Senator Amy Marcos? Ha? Na kayo ang pinanggalingan ng impormasyon ng mga pinapakalat na kasinungalingan itong si Maharlika? Pati si Attorney Harry Roque nakisawsaw dito eh. Alam niyo bago umuwi rito sa Pilipinas itong si Attorney Harry Roque, sinasabi niya na mabait si Pangulong Bongbong Marcos. Sinasabi niya na siya ay hindi naniniwala sa pulboronic video. Pero sinasuggest niya sa kanyang mga manonood na dapat si Pangulong Bongbong Marcos daw po ay magpa-drug test. Eh nakakalimot yata si Attorney Harry Roque na nung una pa lamang na nagpahiwatig o nanira itong si Rodrigo Duterte, ang dating Pangulo, ay agad nagpa-drug test itong si Pangulong Bongbong Marcos at negatibo po ito. Ngayon, sa pinaka-latest na issue, kayo na mismo, Senator Amy Marcos. Wala kasing mailantad ang mga ito. Hindi nila mailantad sa publiko kung meron ba talagang pulboronic video. Tapos nagsalita pa yung kanilang pinopoon na hindi ko alam kung sinasamba nyo rin. Kasi sabi nyo nga, kung pwede lang piliin ng kamag-anak, gagawin ninyo. Pero maubos na lahat, mawala na lahat, mananatili kayo para sa mga Duterte. Sabi ng Rodrigo Duterte, eh kung meron yan, matagal lang lumabas yan. Kaya sa paniniwala ni Rodrigo Duterte, walang pulboron video. Pero ito ngayon, sinasabi nitong si Maharlika, eh kayo daw po nagpakalat. Kayo daw po, anong, sa inyo daw po nang galing yung impormasyon na yan. Kaya muli, itatanong namin sa publiko at sana marapatin ninyong sagutin, Senator Amy Marcos. Kayo ba talaga ang pinanggalingan ng source nitong si Maharlika? Tuloy natin ang pakikinig dito. A pulboron video. Yan. So, hindi po ba etong si Maharlika ay nagtaning ng pecha? January 1... January 5, ilalabas nila. Ang maglalabas po pala, ito pala si Amy. Pakinggan niyo po ito. Tatayuan po lahat ng mga statement ko. Hey! Paninindigan daw nitong si Maharlika ang lahat ng kanyang mga naging statement.
Ano ang ibig niyang sabihin dito, Senator Amy Marcos? Si Senator Amy, hanggang ngayon na lang ang tanong mo. Kumusta ka na? Ikaw mismo ang nagsabi sa akin. Okay? Nang na si Lisa ay nag-uutos para bumili ng pulburon na gagamitin nilang sising hutin. Pero una, bago tayo malubid sa kasinungalingan itong si Maharlika, let's face the fact na ang paggamit ng illegal na droga ay meron pong changes sa isang tao physiologically, psychologically, at behavioral, even financial. Ha? Unang-una, behavioral. Meron bang isang addict na napakabait? Napaka-pasisyonso. Ang mga addict o drug dependent, merong mga mood swing yan. The list. Si Pangulong Bongbongbong Marcos ba, nakitaan natin ng kaunting galit. Wala tayong nakita kay Pangulong Bongbong Marcos, not even irritation sa kanyang ginagawa. Higit sa lahat, sa mga nakikita po nating pagkakataon na siya po ay humaharap sa publiko. At even sa kanyang private na buhay, wala pong nakapagsasabi na itong si Pangulong Bongbong Marcos, masama ang ugali, hindi mabuti ang kanyang kalooban o kung ano-ano pang mga negatibong bagay na hindi po natin makikita sa isang drug dependent. Merong isa na aminadong gumagamit ng fentanyl, pero alam nyo naman kung gaano kataas ang level ng mood swing noon. Bigla na lang magmumura sa harapan ng publiko, even sa harapan ng mga kabataan kahit presidente siya. Oh, 'yon ang isang uri ng drug dependent. Pangalawa, psychological. Imposible naman na ang Pangulong Bongbong Marcos makagagawa ng mga bagay na tama at dapat para sa Pilipinas at sa bawat Pilipino kung siya po ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Kasi yung mga drug addict, mistula itong Panginoon ang tingin sa sarili. Kaya ang gagawin niyan, the most siguro, magpapatay ng tao. Eh, kilala niyo naman kung sino yung mga nagpapapatay ng tao dito sa Pilipinas. At higit sa lahat, yung itsura. Physiologically speaking, ang isang addict pumapangit. Si Pangulong Bongbong Marcos, habang pinagmamasdan ninyo, lalong gumagwapo. Diba? Si Pangulong Bongbong Marcos, maagang gumigising. Sa pagising sa umaga, antimano, balita ang iniisip. Tinitingnan ang mga impormasyon na makakatulong sa kanyang pamamahala. At the same time, hindi pinababayaan ang kanyang physical na pangangatawan. Kaya nag-exercise regularly. May ganyan bang addict? Saka, alam naman natin na si Pangulong Bongbong Marcos, isa lang ang kidney. Kasi dinonate niya ito long time ago sa kanyang ama. Ang isang addict, hindi pwedeng tumagal kung isa na lamang ang kidney. Dahil toxic ang illegal na droga. O kaya yung mga sinasabi dito, nitong si Maharlika, wala po talagang katotohanan ito. Ang tanong na lamang, bakit sinasabi niya ngayon na si Senator Amy Marcos ang pinanggagalingan ng sinasabi niyang pulboronic video na even siya, hindi niya naman napanood? Ang tanong pa, kung sinasabi ito nitong si Maharlika, na kayo, Senator Amy Marcos, ang nagsabi sa kanya, bakit nyo gagawin yon? Ano po ang inyong reason? Ano po ang inyong motibo? Galit ba kayo sa First Lady kay Attorney Lisa Marcos? Galit ba kayo sa inyong kapatid na Pangulo ng Pilipinas? Nakakaramdam ba kayo ng insecurity? Nagtatanong po kami, Senator Amy Marcos, ha? Kasi marami pa rin naniniwalang loyalista sa inyo. Pero ako bilang PBBM supporter, hindi na ako naniniwala sa inyo eh. Pasensya na kayo mga loyalista. Simple lang naman ang gagawin ko. Hindi ko iboboto si Senator Amy Marcos sa re-election nito sa 2025. Tuloy po natin ang pakikinig dito. Iyuan ko lahat ng mga statement ko dahil first hand information. Galing mismo sa presidential sister na ang kanyang sister in-law na insecure sa kanya ay may inuutusang tao at pinagdidangan pa nga si Pebbles Talakera. Si First Lady insecure kay Senator Amy. Bakit?
Senator Amy, grabe yung revelasyon o kasinungalingan na sinasabi nitong si Maharlika dito. Pero ako, hindi ako naniniwalang insecure sa inyo si First Lady eh. Kasi comparatively speaking, walang dapat maging insecurity sa inyo si Attorney Lisa. Pasensya na kayo, unang-una. Kayo'y parehas na kapagtapos ng abugasya. Pero kayo hindi abugada. Si Attorney Lisa, abugada. Si Attorney Lisa, ayaw sa harapan ng publiko. Hindi siya mahilig sa kamera, pero wala nang magagawa dahil First Lady na siya sa kasalukuyan. Pero kayo, Senator Amy, mahilig sa kamera. Mahilig magpa-photograph para ipakita na kayo tumutulong sa ating mga kababayang Pilipino. Hindi ganon si First Lady Lisa. Kaya sa party na yun, walang insecurity kay First Lady. At higit sa lahat, pasensya na kayo. Si First Lady Lisa Marcos, buo ang pamilya. Kayo po ba? Nagtatanong po kami ha. Tuloy natin ang kasinungalingan dito nitong si Maharlika. Napatod dito yung vlog natin, di ba? See? Tapos, hindi po sumasagot si Senator Amy Marcos dito. Bakit hindi kayo sumasagot? Ayon dito kay JDB, Senator Amy Marcos. Totoo ba ang sinasabi ni Maharlika na kayo ang source ng kasinungalingan niya? Kasi hindi na ito usapin about pulboronic video. About whether the same is existing or not. Wala pong existence ng pulboronic video. Hindi po yan existing sa kasalukuyan. Pero ang katotohanan ngayon, kung kayo ba, Senator Amy Marcos, o hindi ang pinagalingan ng pagsisinungaling nitong si Maharlika. Bakit nyo gagawin yan sa kapatid ninyo, Senator Amy Marcos? Talaga bang ganyan na kayo? Na mas matimbang pa sa inyo ang iba? Na hindi na nga gumagawa ng mabuti sa kapwa, e kinakampihan nyo pa? Biruin ninyo, November 8, 2023. I cannot forget that date. Kasi birthday yan ng tatay ko at the same time Yolanda yan. Tapos sasabihin ninyo sa inyong Facebook page na may mga taong pinupolitika ang Yolanda. Eh, nung mga panahong iyon, alam nyo naman na sineselebrate ang 10th taon na anibersaryo ng Yolanda. At ito ay dinaluhan ng ating Pangulo at ng inyong pinsan na si Speaker Martin Romualdez. Tapos magsasabi kayo na pinupolitika ang Yolanda. Or what? Para ipagtanggol ang mga Duterte ng mga panahong iyon ay talagang nababaon sa issue ng confidential funds, particular itong si Vice President Sara Duterte. Sinabi nyo pa doon na mawawala na lahat ng suporta mula sa mga Duterte o para sa mga Duterte. Pero ang suporta ninyo hindi magbabago kasi tunay kayong kaibigan. Kaya daw kayo loyalista kasi loyal kayong kaibigan. Pero mukhang hindi ganun ang nakikita ng taong bayan sa inyo ngayon, Senator Amy Marcos. Ang nakikita ng taong bayan, kayo ay isang loyalista, brother. Kayo ay isang DDS na nagsakatawan bilang loyalista. DDS talaga kayo. It happens lamang na kayo ay Marcos, kaya nasasabing loyalista kayo. Pero your loyalty, alam ng tao ngayon kung nasaan para sa mga Duterte. Lahat ng mga pulisiya ng kasalukuyang Pangulo, ang inyong kapatid, kapag ka hindi pabor para sa mga Duterte, agad niyong tutulig sa inito at ipagtatanggol ang mga Duterte. Nak ng teting na yan, tapos ngayon ganito ang issue. Mismong kapatid, kahudasan yan. At hindi katanggap-tanggap yan sa mga Pilipino. Pinaka-worst kind of na panghuhudas. Maunawaan pa siguro natin kung kaibigan mo, hudasin mo eh. Pero sarili mong kapatid, huhudasin mo? Kung totoo na kayo ang source ng pulboronic video, hudas kayo. Pero may pagkakataon pa, Senator Amy Marcos. Pwede nyo pang ituwid
yung mga bagay-bagay na kumakalat ngayon sa harapan ng publiko. Magpaliwanag kayo dito. Total, mahilig naman kayo magbigay kaagad ng testimony. Kapag ka inatake si Sara, kapag ka inatake si Rodrigo Duterte, ang bilis-bilis nyo magbigay ng testimony at pagtatanggol para dito. Ngayon, inaatake kapatid ninyo. Kayo pinagbibintangan na mismo. Anong masasabi ninyo, Senator Amy Marcos? Pagkaganyan ang ipinapakita ninyo sa harapan ng publiko, aba, Senator Amy Marcos, yung bumoto, bawasan na natin ang mga didisit. Gawin na lamang natin 25 million para safe tayo. Eh magagalit sa inyo, Senator Amy Marcos. Mga bumoto sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Magagalit sa inyo. Kasi linaw-linaw ng sinasabi dito ni Maharlika, oh. Again, kasinungalingan ang pulboronic video. Pero yung kalinawan ng sinasabi niya, ina-identify kayo na origin ng information about pulboron video. Anong masasabi niyo dyan, Senator Amy Marcos? Tingnan nga natin sa inyong Facebook page kung kayo ba ay mayroong pahayag dito. Puntahan natin ang Facebook page ni Senator Amy Marcos. Total, madalas ito ang kanyang ginagamit kapag ka ipinagtatanggol ang mga Duterte. Eh. Oh, 53 minutes ago, nag-share lamang kayo about Autism Consciousness Week. Tapos, tuloy ang talakayan tungkol sa isyong charter change. Oh. Wala kayong pag-deny sa sinasabi nitong si Claire Eden Contreras. Bagkus ang ginagawa ninyo ay patuloy sa pagtuligsa sa mga sinusulong ng pagbabago, partikular sa konstitusyon. Oh. Anyways, kung talagang ganyan ang pag-uugali ninyo, Senator Amy Marcos, wala kaming magagawa dyan. Pero malinaw sa harapan ng taong bayan ngayon, na traidor kayong kapatid, kung totoo itong sinasabi ni Maharlika. O kayo, mga tol, anong masasabi nyo? Katraidoran ito sa kanyang kapatid. Kasi, kahit hindi tayo nagpapansinan, nako, nangyayari sa amin eh, sa amin magkakapatid, from time to time, nagkakatampuhan kami. Pero hindi namin tatraidurin ang kapatid ko. Hindi nila ako tatraidurin. Yung mga kasiraan ko, hindi nila sasabihin sa ibang tao. Kasi mas pahalagahan nila yung pagiging magkapatid namin. Hindi ko sinasabing may kasiraan si Pangulong Bongbong Marcos. Ha? Pero ang pinupunto kasi natin dito, yung sinasabi ni Maharlika ngayon, bagamat 99% kasinungalingan ito, still, nangangailangan pa ito ng paliwanag mula kay Senator Amy Marcos. Sa aking pananaw, mga tol, ito, spekulasyon or opinion ko ito. Ang pagbibintang na sinasabi nitong si Maharlika ay kasinungalingan. Yet, hindi mawawala sa isipan ng tao na kahit kasinungalingan ang sinasabi nitong si Maharlika, pag-iisipan kayo, Senator Amy Marcos, na hinuhudas ninyo ang kapatid ninyo. At mawawala lamang ang pag-iisip na yan ng taong bayan na nagmamahal sa inyong kapatid kung categorically sasabihin ninyo sa harapan ng publiko, sinungaling si Maharlika at hindi ko sinasabi kailanman na merong pulboron video. Hindi ko sinasabi na kailanman sinisiraan ko ang aking mga, ang aking kapatid at ang aking hipag. Kung ganyan ang sasabihin ninyo sa harapan ng publiko, baka mabago pa ang persepsyon ng tao. Kasi kahit sinungaling ito si Maharlika, na-identified kayo eh. Kaya simple lamang yan, Senator Amy Marcos. Maglabas kayo ng statement dito sa pahayag ni Maharlika. Ulitin natin ha, yung pahayag ni Maharlika, Senator Amy Marcos, ito po. Si Senator Amy, hanggang ngayon na lang ang tanging mo. Kumusta ka na? Ikaw mismo ang nagsabi sa akin. Okay? Nang na si Lisa ay nag-uutos para bumili ng pulburon na gagamitin nilang sisinghutin. Oh, linaw niyan.
Ayun ang sinasabi ninyong hindi pwedeng sagutin. Pagka dito, hindi sasagutin. Pagka sa polisiya ni Pangulong Bongbong Marcos, sasagot si Senator Amy Marcos. Kung kayo naniniwala pa rin kay Senator Amy Marcos, wala na kaming magagawa dyan. Pero, bilang PBBM supporter, di ako naniniwala na estratehiya. Ang saklap kasi ng katotohanan, di ba? Isang Marcos, tapos loyalista, ngayon lumalaban kay Pangulong Bongbong Marcos. Merong isang message sa akin dito eh. Ang isang hindi ko kilala po nating manunood. Sabi niya po rito sa kanyang mensahe, at natatawa po ako dito. Kasi, alam po ninyo, ang ganitong uri ng paniniwala, ito po ay defense mechanism na lamang dahil anak ng dating Pangulong Marcos Sr., si Amy, at kapatid ni Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, "Randy, I am a diehard loyalist." Given yan, wala tayong magagawa. "Since I was once an implementer of PEM visa program," di ko papangalanan ng tao ah, "under the Farm Systems Development Corporation in Eastern Mindanao during the late 70s to 80s, in which I believe the blueprint of that program from grassroots to industrialization is what BBM followed. I have organized a group in Davao areas, Ana T. Sarat Association," kung kabilang kayo doon, kilala nyo na po itong tinutukoy ko, "that don't believe the DDS bloggers. And I am happy that you have the courage to counter the negative issues scattered by the so-called DD sheets." Ito na, yung defense mechanism po ninyo bilang loyalista. "Regarding Amy, I doubt na dumidikit lang siya sa isang berdugo para malaman niya ang kanyang moves against BBM. I hope that with Amy's camouflage, hindi mahalata sa berdugo. Delikado." Yan po ang paniniwala ng ilang mga loyalista. Pero mga tol, buksan na po natin ang ating mga mata, ang ating mga isipan na hindi po nagko-camouflage si Senator Amy Marcos. Hindi rin pa nga ang mga Duterte para hindi isipin yung iniisip ninyo. Parang double-edged sword yung sistema nito kay Senator Amy Marcos, kung ganyan, kung tama ang iniisip ninyo. Kasi even the Duterte, hindi siya pagkakatiwalaan. Kasi naiisip nyo yan eh. Pero dahil hindi nga ganyan ang sitwasyon, ang tunay na sitwasyon, loyal si Senator Amy sa mga Duterte, yun ang katotohanan dito mga tol. Tanggapin nyo na that the loyalty of Senator Amy Marcos ay para talaga sa mga Duterte. Kaya, kung nagagawa niya na magsalita kapag ka ang issue laban sa mga Duterte, eh aba, dapat magawa niyang magsalita dito. Siya na mismo ang ini-issue ni Maharlika. Ikakatuwiran niyo sino si Maharlika para hindi sagutin ang issue na ito. Eh in-identified siya rito ni Maharlika. Kasiraan ito ni Senator Amy Marcos. Kung paniniwala ninyo hindi sasagutin ni Senator Amy Marcos ito, anong mangyayari sa mga katulad namin PBBM supporter? Lalong magagalit sa kanya. Lalong mawawala ang tiwala sa kanya. Kaya kung magpapayo kayo na huwag sagutin, eh parang iniuhulog nyo sa bangin si Senator Amy Marcos. Kaya kami, ang panawagan namin dito, magsalita kayo, Senator Amy Marcos. Tingnan natin kung sino sa inyo nitong si Maharlika ang nagsasabi ng totoo. Hindi kayo katulad ni Pangulong Bongbong Marcos na tahimik sa lahat ng pagkakataon. Kung ganun kayo, mauunawaan namin. Eh hindi kayo ganun eh. Sa bawat issue, meron kayong sinasabi. Eh bakit sa issue na ito, tahimik kayo? Maraming salamat sa inyo mga tol. Bago tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, muli po nating itanong kay Senator Amy Marcos. Totoo ba ang sinasabi ni Claire Eden Contreras? Alam namin kasinungalingan ito, pero dapat pasinungalingan ninyo kung talagang wala kayong kinalaman dyan sa Pulboron video.